yung Pabinondo na po yun. Nadadaanan po natin yung Jones Bridge. At ito po mismo yung location ng tinatawag ni Yorme na Hidden Garden. Ngayon nga po yung inauguration. At sa harap lamang ito, itong Manila Post Office. And sa tulay naman po ito, ito po yung tulay na papunta Santa Cruz, Manila. Pabinida, no? And yung building na yan, nakasalukuyang nire-rehabilitate din po. Yan ng Metropolitan Theater. So abangan din po natin yan. Abangan po natin yan. Mga batang Maynila, sabay-sabay po tayo magbilang. 5, 4, 3, 2, 1. Wala sa Amerika rito. Oh, wala. Ito lang. Hidden Garden Cafe. Wow. Opo. Garden, and now we have the Hidden Garden. Ano po ang asahan ng mga batang Maynila dito sa bago nating hardin? Well, ito, this is about a hectare of underutilized space before. There's so much built in the area and mga sirang mga sakyan ng gobyerno. So we thought, because we really wanted to address the air quality in this area because of high vehicular traffic. With all the carbons that we inhale, and as we know, it will destroy our health naturally along the way. And this is our policy to create more open green space. So we opted to convert it as a park, but it was called Hidden Garden because it is between two major overpass or flyover, no? Kaya ang aasahan nila, magtutuloy-tuloy yung ating mga vertical garden. We will create more open green space, whether horizontal or vertical. We're just happy to dedicate this to the people of Manila, about 1 hectare, 8,000 plus square meter of open green space. Second, napapanahon din sa pagkatinihikayat ng IATF na ang mga tao magpunta sa open air. So this is another option for the people, hindi lang sa mall, hindi lang sa kusaan, closed door, pwede na rin dito sa mga ganitong klase. So we will continue to achieve our goals and aspiration to have a better air quality in a highly urbanized setting like the city of Manila. Mayor, ano po bang special dito sa Hidden Garden? Kasi sabi nga nila parang 4-in-1 to, sir. Nandito ka sa Hidden Garden, you get the view of the Met, the City Hall, and the Post Office. Office. And may kapika pa, sir. Yeah, may pekak pa sa Gately. Oh, at saka talagang some calisthenics exercise can be done here by groups of people, whether senior citizen or group of mommies. Mamshis, or anybody, especially pag nagbukas ang eskwela na. Remember, on the left side, where we are located now, is the Intramuros U-Belt. Tapos, meron din tayong eskwelahan dito, yung UDM. And accessible siya from Moraita. So, maraming pwede mapasyalan ng mga estudyante. So, lolo't lola, mamsis, papsis, titos and titas, lalo na mga mahilig sa yung plantitos ba yan? O, they can see garden here. And yun lang ang pakisuyo ko. Sana dumating silang malinis, nadat na nilang malinis, pag-alis nila, pilitin naman nilang maging responsable individual.
Mayor, kanina si sabi niyo po, since binuksan po namin to sa gitna po ng pandemya, ano po yung paalala po ninyo sa mga magtutungo po dito? Okay, mag-iingat, maging responsable pa rin. While we're trying to offer you things, yung mga baby wins, or baby steps, towards normalization, we must continue to be responsible with regard to not getting infected. Magmalasakit sa kapwa, respetuhan, walang prejudgment, pag nag-iingat yung isa, consider it as in pinagmamalasakit ang kanya. In the same manner, you can do it to others. So, welcome po kayo sa Manila. Welcome kayo sa Hidden Garden. O, pagkatapos todits, wenta ka dyan, Jones Bridge naman. Tapos chicha ka na doon sa Chinatown. It's going to be connected as per plan of the city. Mayor, open po to sa lahat, hindi lang open. Sa taga-Maynila. Open to anybody. As I have said a while ago, inaalay namin to sa mga batang Maynila and to those people who will come in and out of the city. So, another breathing space for them with a cleaner air. As you can, tama na, hindi mo naamoy yung mga jeep, di ba? Yung mga usok, wala kang maamoy. At saka, we are being monitored also by a machine. Yung AQM, Air Quality Monitoring Machine. The same thing yung nilagay natin sa Baseco, yung Water Quality Machine. So that we can audit ourselves. Are we in the right track? Creating more clean air by putting more greeneries and open green space. Ayun, meron, nandiyan, malapit lang. Namomonitor itong buong Loton at sa awan ng Diyos. After decades of filth and pollution, I'm happy to share it to you. The machine speaks of a good condition, modesty aside. Flying colors. So sana nga mapanatili. So ngayon, ito'y public na, open na sa lahat. Responsibilidad na ngayon ng mga mamamayan na dadako dito. So, kami naman, sa pamahalaan, we will continue to maintain this. But it would be better and cheaper for taxpayers' money not to spend so much on this because people are coming here a responsible individual. O, yun lang naman. Mayor, panghuli na lang po. Bukas na rin po ang Intramuros starting tomorrow. Kahit namin kayo, pumunta na kayo sa Port Santiago. Bukas na. At magbubukas na rin yung mga museum. O, yung Luneta. O, marami ng pasyalang open space, no? And safer for everyone. So, halika po kayo sa Maynila. Welcome po kayo. Pasyal-pasyal pag may time. Thank you. Okay, so pagpunta niyo po doon po yung Loton Underpass. Tapos ito naman po yung tulay, no, going to Santa Cruz, Maynila. Tapos iyan lamang po yung Metropolitan Theater. And dito naman po yung Manila Post Office. And ito naman pong tulay rito, papuntang Binondo, no. So madadaanan din po yung sikat na sikat na Jones Bridge. So ang dami po rito ng mapapasyalan sa Maynila na pinapaayos po ni Mayor Isko Moreno. Ganda na ng lugar, So ito po mga kababayan, no, hanggang dito po yung area, pero ma-extend pa po doon, no, ayusin pa rin yan. At ito po yung itsura dito sa may likuran. Ang ganda na, oh. So hanggang dito, dati po kasi meron dito ng pintuan, no, na daanan ng mga sasakyan. So ayan, medyo malaki-laki din po yung maikutan dito. Ayan, okay. So once again, ito po yung tulay, no, papuntang Binondo, no, papuntang Jones Bridge. Yan, dyan po yan, ano. So parang kailan lamang po ay
pinupuntahan natin to, no, habang ginagawa pa lang. Tapos ito na ngayon, tapos na. I'll see you soon sa ano. Malapit na matapos yung Muslim Cemetery. Oh, malapit na. Love you, Mayor. Thank you po. Ingat po.